Guys, welcome to my channel. Today, we'll take a look at the Ford Territory. Kasi marami akong nakikita nito sa daan. So, I'm curious kung anong meron dito. So, halika, samahan niyo ako. Yung Ford Territory nga pala was launched in the Philippine market sometime in August 2020 kasagsagan ng COVID. It was actually positioned in between the EcoSport and the Ford Explorer. Ito nga pala nga Ford Territory is actually a product of the joint venture between JMC and Ford, no? Yung JMC kasi yan isang Chinese car manufacturer yan. So in effect, this is also a Chinese car with a Ford badge. Okay, let's check the exterior. Yung headlamps niya is LED with automatic on and off, which is actually a nice feature. By the way, yung fog lamps niya is halogen. Tapos, nakapaligid dun sa fog lamps yung DRL. So, parang iba namang design nito. Yung front grille niya is gloss black with a chrome insert. Simple lang yung design niya. Okay to kasi black yung color. Kasi kung silver yan, parang hindi siya maganda for me. Yung front camera niya nakalagay doon sa ibabaw ng Ford na badge, no? Which is common sa mga design ngayon ng mga sasakyan. Napansin ko dito yung DRL niya naka-integrate doon sa fog light housing. Dapat nakakabit yan doon sa may headlight. So, parang hindi siya magandang tingnan. And then, meron din siyang wiper washer nandito sa ibabaw ng hood. Parang old style na. Kasi normally ngayon, nakatago na yun para hindi nakikita, di ba? Yung side mirror niya is power adjustable, tapos power folding. And then, heated pa siya with the side turn indicators. Okay, check naman natin yung kanyang side profile. Ang concept niya is yung floating roof design. Pero yung upper window line niya, parang naka-curve. Mas maganda sana kung naka-diretso ito hanggang dulo. To me, parang awkward siyang tingnan. Kung straight sana yan, mas okay. That's for me lang, ano? Dito naman sa window line, dun sa lower portion, meron siyang chrome accent na hanggang dun sa dulo, which is similar doon sa Fortuner. Kaya lang parang nasobrahan kasi nilagyan pa rin nila ng chrome yung handle. Kung naging body color ito, mas okay sana yung handle na body color. If you look at it closely, meron siyang design cue similar doon sa Land Rover Evoque. Yung wheels naman niya, sa akin maganda ang design kasi simple, it's two-tone na gloss black with brushed aluminum silver color. Kaya lang medyo nakapasok yung wheels doon sa fender. Kung nakalabas na ng konti ito o kaya naka-flush doon sa fender, ang ganda nito. Yung design naman ng roof spoiler, saka yung combination nito with the shark fin antenna, bagay naman. Yung kanyang tail lights naman, actually maganda yung pagkakadesign niya. Simple, no? But then, yung napansin ko dito, yung territory na word na nakalagay doon sa likod, parang ano, mas okay sana kung wala yon. Dapat yung blue na oval na lang ng Ford ang ni-retain niya. And then, meron siya ditong rear fog light dito sa center ng bumper. But then, ang napansin ko yung dalawang ano niya, exhaust tips, hindi siya real. So, ang real talaga niya dito sa ilalim, isa lang siya. So, to me, parang hindi maganda yung treatment noon. Kasi pag sinusundan mo siya, kita mo na para talagang fake siya. Check naman natin yung interior. Kung sa exterior hindi ako masyado sold, dito sa interior siya bumawi. Maganda yung design ng mga doors, tapos yung accent niya na mga leather stitching. Okay din ang pagkaka-execute. To me, yung interior looks unique. It's fresh in design. Although a lot of sharp angles meron siya, no? But it exudes a more youthful approach to design. And then yung driver seat niya, 10-way power adjustable. Napansin ko lang, maraming mga glossy na black
plastic dito sa may center console. Yan kasi ang prone to scratches. Meron ding wood trim dito sa dashboard, saka dito sa mga door. Parang ano, no? Parang old school na yun, di ba, ang design. Kasi yung una gumagamit ng mga wood trim. Pero it gives you an elegant feeling. Tingnan naman natin yung manibela. So, it's tilting and telescopic naman. So, okay siya. And then, yung kanyang start-stop button nandito sa left side, parang yung sa Montero. Pero masanay ako kung nasa right side yan eh. Kaso wala sigurong space dito. Then you can find here yung controls dito sa head unit dito sa right side. And then dito naman sa left side yung control din sa instrument panel. Yung infotainment system niya, 10-inch touchscreen with adjustable quad view. Ang maganda dito, with Apple CarPlay na may wireless connection. Pero napansin ko, ito yung parang pang-tagal nitong aircon vent. Parang flimsy siya. So parang madali siyang masira pagka hindi ka nag-iingat. Dito naman sa era na to, may soft touch material. At saka nandito yung globe compartment. Iba naman yung design ng kanyang controls dito. Nandito yung control ng kanyang aircon, saka yung front and rear debugger, saka yung hazard switch. And then yung settings ng aircon temperature nandoon sa head unit. Dito naman yung switch ng electronic parking brake, yung brake auto hold, saka yung sports mode button. Andito naman yung lane keeping assist, yung parking assist, and parking sensor. So, kompleto dito sa mga buttons na ito. Tapos dito meron siyang commander button na kinukontrol niya yung head unit. Nandito yung home, nandito yung music, and then when you go back. So, similar yan doon sa mga European cars like BMW or Mercedes. And lately, yung Mazda meron na rin ganyan. Dito naman, merong isang ano siya, cup holder. Nag-iisa lang siya, unusual kasi normally, di ba, dalawa yan. Tapos, if you press this button, yun, mag-o-open yung kanyang center console. So, meron ka ditong lalagyan, medyo malalim. So, maganda, no? Sa gitna yung bukasan niya. Andito naman yung switch ng kanyang sunroof. Tapos, ito yung sa interior cabin lights. Hindi lang siya LED. And then, andito yung kanyang sunglass holder. Okay, check naman natin yung sun visor kung merong vanity mirror. So, dito meron siyang vanity mirror na umiilaw dito sa passenger side. Dito naman sa driver side meron din, which is usual naman sa mga SUV, no? Ang isa sa mga magandang feature nito, yung kanyang panoramic na moonroof all the way from the front hanggang dun sa likod. So, it makes the interior more airy. So, maganda ito. Dito naman sa era, nandito yung wireless charging. Then, meron ding USB charging port dito at saka yung 12-volt socket. Then, you can close this one, no? So, aside from the wireless charging, which is a good feature, yung USB port, makikita mo dito sa area na ito. Then, dito naman yung adjustment ng level ng headlights, no? Which is typical sa mga American cars kasi dati meron akong Chevy. Ganyan din ang adjustment ng kanyang headlight. And then ito, ang kanyang cruise control. Ang kagandahan nito, adaptive cruise control nito. At this price level, bihira yung competitor na merong adaptive cruise control. Dito naman sa steering wheel, tama lang yung proportion ng size. Hindi siya masyadong malaki, maganda yung grip. Hindi naman siya masyadong maliit. So, average lang. So, for Asian buyers, okay to. Itong instrument cluster, bali 10-inch purely digital display yan with 3 selectable themes. 10-way power adjustable yung driver's seat. Tapos, 4-way manual adjustable naman dun sa passenger. Check naman natin yung second row area. Meron ding wood trim yung kanyang rear passenger door. Then, meron siyang dalawang aircon vents dito sa likod. So, that helps in cooling the rear passengers. Tapos, meron ditong additional na USB port.
what is unique here yung seat configuration niya dito sa second row. Diretso siya para siyang bench seat. Hindi yung naka-elevate yung gitna. Kaya yung nasa gitna na passenger, comfortable kasi flat yung upuan niya. And then may space ka pa dito sa may tuhod mo. So maganda yung ano, yung design ng kanyang seats. By the way, 60-40 split yung kanyang ano, sandalan sa likod, no. Maganda, meron ditong headrest doon sa middle passenger. And then meron siyang light dito sa right saka doon sa left side dito sa second row. Tapos yung ano, yung floor dito, hindi masyado nakaumbok yung gitna, which is comfortable sa middle row passenger kasi pagkamataas yan, di ba, parang nakakapagod. Tingnan natin dito sa likod, malaki naman yung space niya na pagka naka ano, hindi naka fold 420 liters, pwedeng maging 1000 liters pagka naka fold yung second row seat. Tapos dito, meron siyang reserva na donut type. And then dito sa rear, meron din siyang 12-volt socket and then meron ding ilaw. So pag na-fold mo itong second row seat, flat yan. Ang maganda dito, meron siyang mechanism na hindi siya umaangat pagka naibaba mo siya. Parang nagla-lock siya, which is a good feature. So maganda itong kargahan pagka naibaba mo na yung second row seat, maluwag na. Ang engine nga pala nito is 1.5 liter turbocharged EcoBoost engine that delivers 141 horsepower and 225 newton-meters of torque. By the way, it's front-wheel drive and with CVT transmission. Ang size ng fuel tank niya is about 52 liters. So hopefully, malayo ang mararating nito kung fuel efficient siya. Okay, let's talk about the pros and cons of this crossover. Ang number one pro niya ay yung great tech features. Tapos yung interior niya is spacious. Plus, the price is affordable. Ang con naman sa akin dito, yung engine niya, parang masyadong maliit. So, I'm not sure kung it will perform well, no? Kasi hindi pa subok to eh. Tapos yung exterior design niya, para sa akin lang naman, no? Parang may mali doon sa may bandang side profile eh. Parang medyo parang nakakuba siya, which I don't like. And then yung infotainment system niya, medyo mahirap i-operate. Pero pag nasanay ka, okay na rin. At syempre, pag Ford, yung kanyang reputation for service, hindi ganun kaganda compared with the Japanese brand. At saka yung parts niya siguro mas mahal, no? But I just don't know because this is made in China. Baka okay na rin. Pero I've been hearing yung, ano, for example, yung sa Coolray, matagal din yung mga parts, especially sa mga collision parts, eh. But having said those negatives, mas marami naman ng positive. Actually, impressed ako sa dami ng features niya. Let's summarize again yung mga features niya. Yung brakes niya, front and back is solid disc. Meron siyang electronic parking brake system with electronic power assisted steering. Kaya ang lambot ng manibela niya. By the way, ito nga pala yung titanium na top of the line model na naka size 18 yung kanyang tires. Tapos ang headlamps niya is LED, may DRL, tapos yung kanyang wipers rain sensing na rin. Tapos yung kanyang side mirror, power adjustable na rin, power folding, heated pa, with side turn indicators. And of course, the best yung panoramic moonroof. Gusto kong i-highlight din yung kanyang power windows. One touch up and down yon sa lahat ng windows. Tapos may speed sensing door lock na din siya. Another nice feature niya, yung auto-dimming rearview mirror. Tapos may USB port doon sa may rearview mirror. So kung maglalagay ka ng camera, meron ka ng saksakan doon na USB. At isa pa nga pala, meron din siyang cabin air filters na CN95. Tapos meron din siyang built-in ionizer. And then meron pa din siyang ano, yung ambient lighting na merong 7 different colors. Ang daming features, di ba? Bukod pa dyan, meron din siyang owner's manual na na-built-in doon sa infotainment system. So, hindi mo na kailangan ng hard copy. Pagdating naman sa safety features, punong-puno din siya. Meron siyang autonomous emergency braking, may adaptive cruise control with forward collision warning, meron din siyang lane departure warning, enhanced active park assist system. Ito yung nagse-self-park ka, no? And then, meron din siyang blind spot monitoring system,
saka yung electronic stability control, ABS, traction control, meron din siyang hill launch assist, and of course, meron din siyang yung rear view camera at saka yung tire pressure monitoring system. Yung ganyang mga features, makikita mo lang yan dun sa mga top of the line mid-size SUV. Pero at this price level na ganitong crossover, sulit na sulit ito. By the way, it's available only in two variants. Itong Titanium, which is the top of the line, and yung Trend variant. Yung Trend variant is 1.277 million, and then itong Titanium is about 1.310 million. So at this price level, this is very competitive. At isa pa nga pala, I think this is suitable sa mga lady drivers. Especially dun sa mga new drivers, okay na okay ito. And before I forget, ang kanyang maintenance is every 10,000 or once a year lang. So tipid ka. Okay, hanggang dito na lang. Thank you for the opportunity to share my personal insights about this car. So kung meron kayong ibang opinion, please share it in the comment section below. By the way, sa mga viewers ko, I'll be uploading regularly every Friday na lang at about 7 p.m. kasi medyo busy ako, hindi ko pwedeng gumawa ng madaming videos. Sige, see you again next Friday, ha? Alright, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again my next vlog. Bye!